So ayun guys, no, what's up sa inyo? Welcome sa ating pangalawang second vlog. Ngayon naman, no, ngayong part na to, may ipapakita ko sa inyo ilang part ng reality, ilang part ng new normal natin at ito yung online class. Maraming college students, maraming even high school yata, nag-online class na sila. Kaya sa mga susunod na clips, tignan nyo yung reality, nararanasan, hinaharap ng mga students at hindi lang ng mga students, maging yung mga teachers, parents, lahat talaga yan apektado, lahat ng, actually, buong community apektado dito kasi chain reaction yan. Kaya ayun, huwag na natin patagalin, simulan na natin. So yun, good morning class, no? At bagong lahat, i-check ko muna yung attendance yun dahil sinabi ko naman nung last meeting na dapat sa pag-start ng oras ngayon wala 7 ay naka-connect na kayo at nakaharap na kayo sa camera ng mga devices nyo. Kaya mag-check na ako ng attendance. At sabihin nyo yung mga concern nyo sa akin, yung mga tanong nyo, yung mga problema at subukan natin gawan ng paraan. Sige, simula na ako kay Fernandez. Sir, present po. Okay, okay, very good. Roniel, Marela. Nakakonnect na ba si Roniel? Sir, si Roniel po, wala po silang internet eh, kaya hindi po siya makakasama ngayon. Ganun ba? Sige. Si Cindy, Laseya. Sir, sila Cindy po. May internet po pero naglolo daw po kaya baka absent po muna siya ngayon. Sige, chat ko na lang siya bukas. Sige. Gasta, Aira. Sir, present po. Okay, very good. Hanelin, Leiko. Sir, si Leiko po hindi pa daw po kasi kompleto yung pambili niya ng cellphone kaya hindi daw po muna siya makakasama. Baka daw po mag-stop na lang daw siya. Mary Grace Salvante. Sir, si Salvante po 3310 lang po yung cellphone niya kaya hindi rin po siya makakasali dito, sir. Pasensya na daw po, sir. Naku po, 3310 pa naunang pa yun ang lolo ko. Alarilla, Narisa. Sir, present! Okay, very good. Roman, Aisen. Sir, sila Roman naman po, sir. Yung bahay daw nila, sir, sobrang liit lang, sir, kaya hindi po naaabutan ng signal. Sobrang layo po kasi nila, taga-bundok po kasi yun, sir. Kaya hindi po siya makakasama ngayon, sir. Fatima Montero. Sir, sila Montero naman, sir. Sabi niya po sa akin, nag-chat po sa akin kanina, wala daw po siyang panload ngayon kasi pinambili po nila ng pagkain. Kaya baka absent po siya ngayon. Pero bukas, sir, baka pumasok na po yun, sir. Pwede na! Naku po, mukhang kukunti lang kayo ngayong umaga. Sorry nga. Ulit-ulit na naman. Carmela Mina. Si Mina, sir, hindi na daw po siya makakasama, sir. Baka mag-drop na lang daw po siya, sir. Kasi, inaasikaso niya po yung mga paninda nila. Kailangan po niya magtrabaho daw para sa, para daw may pagkain sila, sir. Ayun po, sabi niya po sa akin. Naku po. Sige, try ko na lang kausapin yung mga co-teachers ko, no? At gagawa kami ng magagawa namin ng paraan para makatulong dun sa mga students na nangangailangan talaga. Ngayon, for our lesson for this morning. So yun guys, nakita nyo sa mga clips na pinakita ko na medyo plain lang naman. Pero intindi nyo na lang yung gustong sabihin ng mga clip na yun. Sa mga problema doon na hindi lahat may internet, kung may internet man, hindi ganun ka-stable, lagi naglolo ko, nawawala ng connection, ganyan. Yung iba, walang device kasi pricey talaga yung mga device ngayon. Thousands of pesos bago ka makabili ng phone. At yung iba naman, may device pero hindi siya capable dun sa online class kasi pwedeng mababa yung camera niya or old model na ng phone o kaya sobrang
low end talaga ng phone nila, na ang use talaga ng phone nila ay para sa calls and text, mga ganun lang, hindi para sa online class at video call na ginagawa usually sa online class. Ulit-ulit na naman. Kasi iba naman, wala silang lugar, walang maayos na place para makapag video, it's either walang signal, pwedeng ganun, pwedeng sobrang sikip, pwedeng maingay yung environment nila kasi tabi-tabi yung bahay. Meron naman, wala talaga silang budget kasi kung wala kang internet, kailangan mo mag-load. Yung load, syempre babayaran mo yun, and good for ilang days lang yun, and then in some circumstance pa, kinakain yung load, kaya ayun, napakalaking burden din nun. At yung iba naman, hindi talaga kaya, considering yung mga iba pang factor sa buhay, tulad ng kunwari, nagtatrabaho siya para sa family niya, o kaya may sakit yung isang kamag-anak niya or kapatid niya or nanay niya na kailangan niyang alagaan at wala siyang time para sa online class. Kaya ayun, at napakarami pang sitwasyon na i-consider natin kung sakali sa mga nararanasan ng mga tao ngayon kung bakit sila nahihirapan na mag-online class. At bukod dun sa mga nakita natin, no, naisip ko lang na idagdag kasi kung sa online class kasi parang naisip ko na parang napakadaling mandaya kasi kung may papasagot, kung may ipapasagot na module na test o kung ano man, parang napakadaling mag-search sa Google para i-search yung kung ano man yung tanong dun sa quiz, kung ano man yung mga sasagutan sa mga exercises ng mga na galing sa mga teachers, no. Napakadali, kaya parang hindi na credible o hindi na makatotohanan talaga, o kung may mare-record man na data tungkol dun sa student, pwedeng hindi totoo yun kasi sobrang dali nga mandaya. Parang hindi sa kanya galing yung mga sagot niya, and lahat-lahat na yung pwede siyang magtanong, mag-chat sa mga kaklase niya, di ba? Ganon. Kaya isa yon sa mga naisip ko pa. At isa pa, ito, hindi naman siya applicable sa lahat, no? Pero sure ako na may mga, na meron din ng mga taong ganito na hindi mare-retain sa utak nila, lalo sa mga students, no? Hindi mare-retain sa utak nila yung lesson kasi parang preoccupied sila nung mga nangyayari ngayon. Kasi, limbawa, online seller siya, tapos hindi siya makapag-focus dun sa lesson sa online class kasi kailangan niya nga kumita para may pangkain sila sa family niya, o kung may need siyang gagawin, kung may lalakarin siyang ganito, kung may alagaan siyang may sakit na kapatid niya o nanay niya. Kaya napakarami talagang sitwasyon na yan, hindi lang natin nakikita lahat, pero nandyan sila, nararanasan sila ng mga ibang tao na kaya hindi sila makapag-focus at hindi ma-retain sa utak nila yung lesson. Pero sa mga ano, sa mga disadvantage na yun, sa mga nangyayari na yun, kahit pa paano naman, merong mga advantage yung online class. Ang naisip ko dito, ang isa sa mga pinaka-advantage niya ay hindi madedelay yung student sa education niya. Hindi madedelay kasi hindi masasayang yung taon kung sakali mag-i-stop siya at makakapaghanap siya agad ng decent na trabaho. Pero hindi lahat ng nakagraduate nga nakakahanap ng trabaho kasi sobrang baba talaga na employment natin dito sa Pilipinas. Pero may possibility kasi nga pag graduate ka na, more on makakahanap ka ng trabaho. Ayan naman ang mentality ng mga tao, diba? Kaya ayun, isa yun sa mga advantage, magkakatrabaho ka na. Tapos next naman, parang magkakaroon ng documentation. Pwedeng kasi pag nag-online class, tapos halimbawa nag-explain yung teacher, ganyan, ganyan, gato yung lesson, ganyan. Sa device kasi, di ba, pwede natin yung nirecord. Magkakaroon ng documentation. Kung hindi man na-gets ng student yung lesson na tinetake nila noong araw na yun, pwede niyang ulit panoorin yung lesson that day para mas maintindihan niya, mas mag-gets niya yung lesson na tinake nila noong araw na yun. Ayun na, wala na ibang maisip na advantage ng online class. Pero yun nga, no, sa mga students naman dyan, tulad ko, sa mga college students, high school students, elementary, ewan ko kung nag-online class sila. Pero sa mga students ngayon na nag-online class, encourage ko kayo na gawin niyo yung lahat para makatapos, makapag-comply kayo. Kasi wala naman tayong magagawa kahit gustoin man natin mag-academic freeze, di ba? Kahit gusto natin ipatigil muna dahil napakaraming nangyayari ngayon na mas kailangan unahin. Wala tayong magagawa kasi na-implement na. So ngayon, mag-adjust na lang tayo, gawin natin yung makakaya natin para makapag-comply, makapagtapos. Kailangan natin magtapos, no? Kasi edukasyon talaga yung hindi makukuha sa atin.
At kayanin lang natin, no, magiging okay din ang lahat. At huwag kakalimutan magdasal. Kaya kaya natin yan. Makakagraduate din tayo. Kaya ayun, maraming salamat sa lahat ng nanood. Ayun lang. Sa hiningan ko ng maikling video kay Neri, kaya Ira, maraming salamat. Shout out sa inyo. Kung may nakuha kayo sa video na to, kung may natutunan kayo, na-enjoy nyo tong video na to, please like, comment, share, and subscribe. At i-ring nyo na rin yung bell button para updated kayo sa mga susunod na video. At marami pa ako ulit i-upload at abangan nyo yan. Maraming salamat sa inyo. See you next vlog.